we will be talking about understanding God's economics. Okay? Ano yung dapat nating maintindihan pagdating sa economics ng Diyos? Okay? Matthew 6.33, the Bible says, in Matthew 6.33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Father, we thank you. Tulungan po na maging God thinker kami. Ang iisipin namin, paraan mo, hindi paraan namin. Paraan mo, hindi yung paraan ng sanlibutan. Yung pagpapalain mo. Yung mga bagay na magtataas sa iyo. Maraming salamat sa mga kapatid ko. Patuloy mo pong pagalingin at patibayin ang bawat isa sa aming pananampalataya, sa mga sugat na aming pong natamo sa pagtayo namin sa araw-araw sa mundong ito. Masakit, pero salamat na riyan ka. Hindi kami magpapatinag, hindi kami mauga, tatapusin namin ang takbuhin namin. Sinimulan mo, tatapusin mo ito sa amin. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, please be seated, please greet the person seated beside you and say, nice to see you. I'm happy. I don't look like you. Parang tuwan-tuwa kaya sa katabi mo, ha? Okay? God thinker, sabi ng Panginoon, ha? Ang paraan ng Diyos, when it comes to economics, okay? You seek Him first. You need to think as God thinks, okay? When you have become a God thinker, you will think of God's economics as a discipline. Committed na ma-experience mo yung maximum returns in life and eternity. What does it mean? Everyone was given time. Do you have time? Do you have life? Do you have treasure? Do you have talents? Tanong ko sa iyo. Were you able to get maximum return? Huh? Nama-maximize ba yan? So titignan natin, ang pinakamayamang lugar sa buong mundo, hindi Central Bank, hindi Fort Knox, it is the graveyard. Why? Because doon nakalibing yung mga tao na may hidden talents na hindi pinagamit kasi nabulyawan, kasi nasaktan, kasi na-offend, kasi, anong kasi mo? Okay? Why is it that you were not able to develop your life? Why is it that you were not able to discover the God-given talent that you have? What cost you? Don't tell me what you're doing new. No, don't tell me what you're doing new. Tell me what you stopped doing. Why did you stop praying? Why did you stop trusting God? Why did you stop believing on His promises? Don't tell me what are the things that you're doing new. No. Tell me, what did you stop doing? And why did you stop doing that? Ba't ka tumigil magtiwala? Ba't ka tumigil magbigay? Hindi ba napakapangit that every time your name will be mentioned, you will be mentioned, she used to be a singer in the choir. She used to be playing the piano. She used to be attending and teaching the Sunday school. She used to be a preacher. He used to be a partner of the pastor. He used to be what? Used to be? Dati? Now what? I used to be a missionary. Now what? Don't tell me, don't impress me on what the things that you are doing new. I'm not impressed. You tell me, what did you stop doing? And why did you stop? Na-offend ka? Natisod ka? Kasi hindi kinilala? Hindi pinansin? Mali. Hindi ka nagpapasikit sa pastor. Because the pastor cannot see everything. God can see everything. We're serving God. It is God who said, I am not unrighteous to forget your work of faith and your labor of love. Alam ko ginagawa mo. I know your work. I know your faith. I know your patience. God knows. Amen. And in this world, they forget. It's okay. God knows. What did you stop doing? Sa faith.
You see? Dati soul winner ka. Dati may Bible study ka. Dati kasama kitang nagsa-soul winning, kasama kitang nagte-training. Why did you stop? Dati bit mo anak mo. Ngayon pati anak mo wala na. Okay? That's why God's economics is the study of the principles defining value from God's point of view. Ano yung mahalaga sa'yo? If I ask you, 1 to 10, what is important to you? What do you value? Kasama ba dyan ang Diyos? Kasama dyan ba ng Word of God? Kasama ba ang Iglesia? Kasama ba ang pastor? Kasama ba yung ministry? Kasama ba yung grace that God has given you? Okay? God has given us the manifold grace of God. Lahat tayo may manifold grace of God. So we need to serve. We need to utilize that. Tiyan mo sabi ng 1 Peter 4:10. Okay? Ano sabi ng 1 Peter chapter 4 verse number 10? Look at that, what the Bible says, okay? Tingnan mo ang pagkakabanghay ng salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 4 verse number 10. Anong sabi? As every man received the gift, are you saved? You receive a gift. Anong sabi? Thus even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Meron kang gift. You have a gift. You have a talent. There is something unique in you. Anong sabi? Tinanggap mo. Nung ma-save ka, tinanggap mo yan. Meron ka. Okay? Sabi ng Diyos, minister one to another. Hindi sinabing yung pastor lang. Hindi sinabing yung full-time lang. Every man, bawat isa na na-save. Pag ginawa mo yan, pinapakita mo, you're a good steward of the manifold grace of God. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Okay? Na you are learning to see your life in the light of the eternity and what God values. Yung bang pinag-uubusan mo ng time, talent, treasure mo will stand 5 years from now? 10 years from now? Will it matter in eternity? You see? Kanya, when I got saved when I was 19. No. When I was exposed to the gospel when I was 19. I became a member in 1983. But when I heard the gospel that Jesus is the one that will save, that His blood will cleanse me from my sin, all I need to do is accept Him, not plus or minus nothing. Nung mag-preach si Pastor, 1985, February 8, 1985, I found out I'm not saved. Kanya nga, 38 years ago, I came forward and I accepted the Lord as my Savior. From year 1985 onwards, sabi ko, isa lang ang gagawin ko. I will look at the gift that you gave me. I'm gonna utilize what you have given me. Susundin ko yung sinabi, serve, minister one to another as the manifold grace of God. Payayamanin ko to. Bakit? I want to be a good steward of God's grace. Bawat isa sa inyo, ikaw Ferry, ikaw Richelle, ikaw Leah, ikaw Ayesa, ikaw Delia, ikaw Elvi, okay? Ikaw Beth, at Beth, tama, okay? Helen, kasi nadidistract ako kay Helen eh. Rhoda, lahat kayo, lahat tayo, may grace ng Diyos. We have the grace of God. You see? God's economics is more than theory. It's about discipline. Discipline of your time, your talent, your treasure. Para maranasan mo yung maximum return, yung pwedeng ipagkatiwala ng Diyos sa'yo. We all have time. We all have talents. We all have treasure. Araw-araw ginagamit mo yan. You're consuming it. Ngayong araw na ito, Jessa, God gave you 86,400 seconds. God gave you 1,440 minutes. God gave you 24 hours a day. You cannot use this time tomorrow.
The only way that you can use it today, 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 today. I'll tell ya, yung oras mo ba ngayong 2023, March 5? Is it March 5? Today is March 5? May naalala ko may birthday ng March 5. Nag-celebrate pa sa 407 Innocentio Street. Best friend mo. Best friend mo, hindi mo alam ang birthday. Ikaw, sama ng ugali mo, Dante. You only have this day. You cannot borrow what you have wasted yesterday, Stephanie. No. Everything that you have today, we're gonna give an account. Sa time, sa talent, sa treasure. Okay? We are consuming it every day. Kanya kung halimbawa, you're supposed to sing, you did not sing. Kasi inuna mo yung chat time. Kasi may inuna ka ibang bagay. Kasi tinanghali ka ng gising or what? You miss the opportunity to use the gift to minister to one to another to show the manifold grace of God. Dapat usher ka. Dapat ikaw ang tutugtog. The question is this. Are they being consumed for the sake of temporary pursuits? Or toward things that are eternal? What do I mean say they? The time, the talent, and treasure. Nagagamit mo yung time, talent, and treasure mo para hanapin lang yung temporary pursuit, yung ikasisiya, yung ikagaganda, yung makakaroon lang ako ng gamit para masabi ko meron akong gamit na ganito? Or towards things that are eternal? Are we maximizing our time, talent, treasure? We need to think of our time like a daily bread. Everybody receive a loaf of bread. You have a loaf of time. Each day consumes one slice. One slice. One slice. And that loaf becomes smaller as time passes. Si Ate Violi, si Tess, ganyan na lang kaliit yung mga slice ng bread nila. Okay? Si Moring, yung slice ng bread niya, panipis na rin. Am I right? We've got to realize, we're not getting younger. Am I right? We don't have much time. We eventually realize this to our dismay. It becomes so very important to expend our given time wisely. Sinasadya mo bang mag-pray? O pag wala ka lang magawa, tsaka ka nagpipray? Paano kung mawawala ng gagawin eh meron kang Netflix na pinanonood? 2014 pa yun, pinanonood mo pa. Paulit-ulit na. Maraming activity. You need to understand that you don't have much time para sa buhay mo, sa buhay ko, that will count for something meaningful. Lahat lang ng ginamit natin sa Diyos. Ito lang ang binigyan ng Panginoon pangako. Sabi ng 1 Corinthians 15:58. Do you remember that? 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Unmovable. Unmovable and always. Saan? Sa sanlibutan. No! Abounding in the work of the Lord. Why?
For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. When every time I meet with people that I grew up with, and they did not use their time, their talent, and treasure on things that matters to God. Pambihira. Mukhang lugi. They will say, parang di ka natanda. Natural, may lollipop ako. Natural, nag-transak ako. Yun ba yun? No! Bakit? Ministry, serving, the grace of God, the gift that was given to me, okay, makes me feel younger. That's why every time when I go back and I lay my head on the pillow, I'll say, Lord, thank you for this day. Thank you for enabling me to do this for you. Thank you for entrusting to me this ministry. Thank you for driving these people, for helping them. Thank you. If you will be happy to wake me up tomorrow, thank you. The same thing. I will abound in the work of the Lord. Bakit? For your labor is not in vain. In your company, sa trabaho, sa business, oh. Pagka nagkasakit ka, papalitan ka. You're disposable. Hindi ka. Yun niyang kamag-anak mo na, asawa mo na. Sabi nung isa, sabi ni Pastor Bennett sa Kamang Pepat, nagkukwentuhan kami, Sunday night, wala na si Pastor Paul Chappell, he left already, ni Ranjan left ahead of us, we were just hanging around the escalier. And sabi ni Mang Pepat, alam mo, Pastor Sauco, andun yung mga men niya, pag namatay ako, sabi ko kay Papa, pag nag-asawa ka ha, saan mo patitirahin? Dito sa bahay natin sa Ayala, Labang Hills. Sa'yo yun eh. Good. Baka alisin mo lahat yung mga noon. Hindi, lahat yan. Ibig bang sabihin? Titira kayo doon? Oo. Yung mga damit ko? Ay hindi, sexy yun eh. Sabi ni Pepat, may kapalit na pala. Nagtatawanan sila. Sabi niya, pero dapat ang hanapin mo pa, yung caregiver dahil matanda ka na. We were just having fun. Sabi naman ni Pog, papano pag si Papa namatay, ma? Sabi ni Princess, oh, sige, papano pag si Pastor namatay? Ang hanapin mo, driver. Para ipagda-drive ka. You see? Immediately, they will change you. No one will know you, but Jesus, He will always remember your sacrifices. That's why with God's economics, it concerns itself with knowing and experiencing the benefits of joyfully trading earthly, temporary gratification for something that will last forever. Huwag mong hayaan na ginugol mo yung kalakasan mo sa pagpapaganda lang, sa pagpapasikat lang, na magva-viral ka, maraming magla-like. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Maganda ka nga, wala ka namang nawi-win souls. Am I right? Ganda nga ng hair mo. Wala namang nabibless. Nagpapasikat ka lang doon sa crush mo, hindi ka naman crush. Nagbigay ka pa ng cake, hindi ka naman pinansin. Napagod ka pa. Ouch. You will trade your earthly temporary gratification. Tsaka na ako magsasaya. Sa langit na lang ako. Am I right? For something that will last forever. Pag naintindihan mo yung God's economics, meaning our focus today is not on easy pleasure, but on eternal significance. Huwag yung matikman ko lang itong beer na ito. Naku, sisirain niya ng buhay mo sa beer. Oo? Sisirain ng buhay mo yung alak. No. Sabi nga ni bro, no. Okay? Don't enjoy easy pleasure. Look for eternal significance. Yung nagiging mahalaga ka through the years.
kasi ginagamit mo yung time, your talent, and your treasure for God's purpose. Sabi ko nga sa mga mananampalataya kagabi sa mga chat natin, di ba? Binibigyan mo yung anak mo, di ba? Binibigyan mo yung anak mo ng damit, ng cellphone, ng competition, ng lahat. But you fail to give them character and competence. We fail to show them the importance of Christianity and its existence and its ecclesia. Pag ginawa mo yan, you fail your children. Not only that, but you fail to advance the kingdom of God. Sa langit, hindi ka mapapansin. God's economics is living a life. Ayon sa prinsipyo ng Word of God, by defining the values from God's point of view na nakasulat dito. Okay? Kanya sabi ng Panginoon, Colossians 3, 1 and 2, tingin mo, set your affections on things above, not on the things on the earth. Okay? Seek the things that are above. Hanapin mo yung nasa langit. Bakit? Listen. Pag sinunod mo to, magiging masaya. I'll tell you, I enjoy every bit of my life, 40 years, serving God in this church. 19 years old, I was exposed to the gospel. Now I'm almost 60. I am still enjoying my time. I'm still enjoying serving, driving. Friday night, when after the funeral service, Pastor Benny texted me, oh, kita tayo dito, Manila Pen. Sige po, andun kami. Tapos na. I was calling Preacher Dante. He was not responding. Ano nangyari dito? Hindi ko makatulog. O baka naman pinasok yung sasakyan kasi basag nga yung likod. I went outside, I cannot see the van. I was calling, 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 wala. Natatakot ako kasi nandun yung gamit ko eh. Dahil di mo pwedeng dalhin sa Manila Pen yung gamit mo. Tinago ko doon, baka mamaya, hinold up si Dante, pinatay si Dante, nakita yung gamit ko, tapos, you know, naisip ko, baka siya yung si, yung model na si Choi sa Hong Kong. Yung tinadta, tapos yung ulo, niluto. Sabi ko, model naman yun, hindi naman to model eh. Oh. You see? I went downstairs, sabi ko, excuse me, how many levels do you have in your at Manila Pen para sa garage? Oh, one level lang, sir. Where's the entrance? Just go to the left, then take the stairs down. You will meet there. Sabi ko to sa guardia, where does the van will be parked here? I'll just go around, sir. What are you looking for? A Grandia GL? Okay, sir, there are Grandia GL there. Wala, wala. Kinakabahan ako. Sabi ko, baka na-hold up si Dante kasi mukhang mayaman eh, you know? Mukhang yung kutis pa lang, ibang klase na. Flawless, di ba? Tapos, yung, sabi ko, Lord, kinakabahan ako. Tumawag na kami kay Moreng, sir. Si Dante hindi nasagot. Please. 30 minutes. I was losing hope. Then he called back and said, Pastor, I'm sorry, nakatulog po ako. You don't need to explain. You need to sleep. Yung ate mo nga natutulog eh. Pag napapagod, ikaw pa. Bakit? Umaga pa lang, nag-drive siya sa mga pastor. Kasi mga pastor from the province would like to go to Manila Zoo. Pastor, pwede pang ipag-drive kami? Punta kami ng Raon, Recto, Manila Zoo. Sige, sige, I'll provide. And then some pastors will be traveling, dadalhin sa airport, dadalhin dito. We're all tired. Umuwi kami nung Tuesday. What time? Thursday? Almost 1, 2 o'clock in the morning. Sinaraduhan na kami ng aristokrat.
Okay? Nag-attend pa kami sa pastor. O, tapos pagdating dito, umikot pa si Preacher Dante, tinignan yung bawat room, kung may natutulog, kung may nagaganto, kasama niya sina Jamar, kasama sina Edgar, kasama si Ian Autor, kasama si Anton. You see? They check. And nawawala pa tubig. Pastor, nawawala ang tubig. Hanapin niyo yung tubig. Hindi pwedeng mawala yan. Kinabungasan, gumising siya para ipag-drive yung mga pastor. I could understand, pagod na siya. Pastor, sorry po. No, don't explain. I know what you did. If I'm in your shoes, I'll sleep also. Diba? Kapoy na eh. Kapoy. Pagod na eh. Diba? Tanong, lugi ba siya doon? No. Ano sabi ko sa inyong umaga? Oo, pagod ako. Pero yung pagod ko, may kabuluhan. You know what I'm saying? We will apply these principles in the decisions that determine. Paano mo invest yung time, yung talent, at yung treasure mo? Ito yung tatlong T's para i-advance ang kingdom. Okay? Kung talagang saved ka, kung ligtas ka, and you understood that your name is written in the Lamb's Book of Life, nothing could be more important than using your time, your treasure, your talent to advance the kingdom. Just like what the girls or the ladies sang this morning, for the cause of Christ. Kanya tayo gumagastos. Kanya tayo napapagod. Kailangan ko ulit ng tulong mamaya. Liligpitin yung mga bed sa bawat rooms. Magbabaklas ng tinatawag na mga double decks. Nandudunas sa taban namin yung lahat ng mga punda, kumot, unan na nakalagay na. Sa lahat ng tumulong, naglinis, last week, thank you for being my problem solver. Napagod kayo, okay? Pero yung time, talent, treasure nyo, ininvest nyo to advance the kingdom. In fact, a lot of pastors were saying, Pastor, thank you, huh? Yeah. Who are you? My members were there in your church, 41 of them. So you are the one who sent 41? Yeah. Thank you. We have schools. The school need that. We will clean it. Nagpipray nga ako na sana yung, ano mo yun, 7D, magkaroon ako ng mga tutulong na kagawa dito, di ba? JD, alam mo yun, JD? Yung magbabaklas, di ba? Rainer, di ba? Yung tutulong Rainer na magbabaklas ng mga double deck, di ba? Steve, di ba? Hale, Aki, di ba? Yung mga tutulong magbaklas, di ba? Kailangan ko yun eh. Nothing could be more important than that. And yet, marami sa atin, mga kapatid, we live as if these decisions, time, talent, and treasures are trivial, meaning hindi mahalaga. Pag naging God thinker ka, the God thinker develops an I want to make a difference attitude. Kung ang iba puro TikTok, iba ako. Kung iba puro aral lang, iba ako. Kung iba puro pasikat lang, iba ako. Okay? I will make a difference. I will look at the important matters and seemingly trivial ones alike and thinking at iisipin ko, how can I do something for His ecclesia here?
Saan ko gagamitin yung time? Oh. Hail. Hail Mary. Baka mamaya pag-graduate mo na sa high school, college, hindi na kita makita. Okay? You started when you were small. And you're still small. Kumakatawa ka, Melody, para ang tangkad mo. Okay? Will you still serve God? How old are you, Hale? 16. I envy you. I started when I was 19. You're 3 years ahead of me. But I'm here 40 years later. I'm still serving. I'm still doing things that I enjoy doing 40 years ago, but I'm improving myself. Okay? I was just washing jeepneys 40 years ago. I'm just honoring God sa baon ko na kinukuha ko sa paghuhugas ng jeep. I always ask myself, how can I do something for his exousia? Something that will last into eternity. Wala akong pakialam kung sumikat yung mga barkada at kung mga tropa dito. Wala akong pakialam kung makita ko na nagpo-post sila na masaya sila, lasing sila, may jowa silang bago. I don't care. But it will not last into eternity. But what I'm doing in the church, under the leadership of my pastor, Pastor Fardo, it will last to eternity. That makes me happy. And I thank God for that. Listen, worldly wealth come and goes. Mawawala pera. Maluluma kotse. Okay? The watch that you gave me, yung tag you wear connect, akala ko kung ano yung tumalsik dito. Yung palang ibabaw ng tag you wear ang tumalsik. Mahal ng bilin yun natanggal. Mabuti pa yung relos ni Bonnie, hindi natatanggal. Tinignan ko yung mga iba, sabi ko, alam, bili na tanggal. Nalaraos, nasisira. But the one acting on God's principle can be rich in the world to come by making the right investments here. Listen, you can take it with you if it is the right eat. Ano sabi ng Matthew 6, 19 and 20? Tingnan mo. Matthew 6, 19 and 20. Ano sabi? Huwag kang magtatanim ng pwedeng nakawin, pwedeng lumutin, pwedeng masira. Verse 20. Magtatanim ka at maglalagay ka ng kayamanan sa langit na hindi nanakawin, hindi kakalawangin, hindi uuurin. Verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong pagpuso, naroon ang inyong kayamanan. Whether you like it or not, you can take it. You can send it ahead. Lord, bahala ka na. I may not have the latest shoes. I may not have the latest gadget. But I have the latest soul winning that I did. I help pastors. Alam mo kagandahan sa church? Sabi ni Ronald kanina, Pastor, while we were eating lunch, no, we were eating, they were watching. Pastor, they were just drinking coffee. Sa akin tumatawag si John Rapp eh. Pag may ano, sabi ko, yun ang kagandahan doon. Alam mo kung bakit, Ringo? Dahil member ka ng church, may bahagi ka sa tagumpay ni John Rapp. Okay? Hindi mo nakakahiya. You see, John Rapp was away from his dad and his mom. Rymel was away from her dad and mom. Okay? But both of them became what? Top-notch. And Rymel chose to work with us.
Ikaw nga, hindi ka nga magaling eh. Naiiyak nga yung, pati nga ng grade mo. Pati tatay mo na luluha sa grade mo eh. Oh. Pinakita mo yung magandang grade. Yung pala sa classmate mo. Magkakaroon tayo na alaga. Kasi pinag-pray mo. Lahat ng tagumpay ng mga bata na nandito, may bahagi ka kasi pinag-pray mo. Kasi eklesiya. Naintindihan niyo eklesiya? Gift. Ministering one to another. The manifold grace of God. What does it mean? Dahil eklesiya tayo, nagsaserve tayo, ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Kabiguan ng isa, kabiguan ng lahat. Masyado ng maraming problema, nanay, tatay nyo. Pagbuhusan na natin ang panahon, yung bagay na tatagal. Okay? You can take it with you. Kasi naglalagay ka ng treasure sa langit na hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng kalawangin, hindi pwedeng masira. It means focusing on what matters to God. At gagawin natin ito by the application of God's economics. Before we simply jump in and make decisions, tignan natin ang two important truths na maglalagay ng foundation dito. Unang-una, the root of God's economics. Okay? Ano yung foundation? Unang-una, God's economics requires a different set of priorities. Ibig sabihin nun, Martina, iba ang priority mo. Ibig sabihin nun, no, bakit nagsasabi kayo ng mga pangalan? Ba't nagsasabi, ano to, recitation? Ibig sabihin nun, Isaiah, iba yung priority mo. Okay? Matthew 7:13 and 14, anong sabi? Kayo'y magsisipasok sa makipot na daanan sapagkat maluwang ang pintuan. Malapad ang daan papunta sa kapahamakan at marami ang pupunta doon. Verse 14. Dahil makipot ang pintuan, makitid ang daanan papunta sa kabuhayan at kaunti makakasumpong. Listen, ha? Jesus is saying, Chassie, listen. Many people choose what is easy. Violet, don't choose what is easy. Choose what God values. Joseph, huwag mong piliin yung magaan. Huwag mong piliin yung madali. Di ba, Liam? Mahirap yung gising eh. Madali yung matulog eh. Di ba? Piliin mo yung mahirap. Few people champion the kind of principle we're discussing here. Fewer are those who leave them out. Kaunti yung pumipili, mas kaunti yung pinamuhay. What does it mean? Being intentional about the use of your time, talent, and treasure is difficult. That's why when I was young, 40 years ago, 19 years old ako, they don't like it. 40 years after, somebody will come to me and say, "Ba't ganun yung buhay mo, Joey? Ba't ganun si Elena? Ba't ganito yung mga anak mo? Ba't kami ganito?" Sabi ko, "Tol, boy, nagpatuloy kami, iniwan mo kami. Pinili mo yung landas na pamamadali. Pinili mo yung bubble gum. Pinili mo yung tropang turumpo. Naging creative director ka dyan. Pinili naming sundin na may standard kami. Pinili namin na kami Baptist na naging estudyante, Baptist na naging manggagawa, Baptist na niluluhati Diyos araw-araw, namimigay ng gospel tracts araw-araw, nagba-Bible study, tapos ngayon magtatampo ka?
After 40 years, mas maganda buhay namin, ikaw pangit. You choose the easy road. 5, 10, 15, 20 from now, you will reap what you sow. You know what I'm saying? Anihin mo yan, time, talent, treasure, anihin mo yan. Pero I'm glad, kahit sabi ko, kahit mag-isa na lang ako, tatapusin ko to. Pagtawanan niyo ako, laugh at me, scorn at me, look down on me, fine with me. Pero pagdating sa finish line, Althea, ako tatawa sa iyo. Bakit? Tinapos ko eh. We may not be surrounded by great crowd. Nasasabihin, sige lang, tuloy ka lang. No, 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 no. Walang mag-cheer sa iyo. But the real question is this. Am I going to aspire to be one? Sa kakaunting mga Kristiyano na nasa lupang ito, na ipapamuhay yung incredible truth ng Word of God at nilang pag-uusapan. A lot of people talks about God. A lot of people talks about stewardship. A lot of God's gonna, but they're not living it out. Now, 5, 10, 15, 20 years from now, where will you be? I always say, pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan yan. Pero pag namatay ka na hindi ka binless, kasalanan mo yan. God gave you time. God gave you talents and treasure. Eh, pastor, nasaktan po ako eh. Pain will teach you to hate God. Pleasure will teach you forget God. That's why we need God. We need God. Or you will take the easy way out na magdudulot ng uneasy results. Pag binabalikan ko yung tropa, barkada ko. I cannot even see them. Pag nakikita nila yung post ko, I'm sorry. I'm not to offend you. But this is what God did to me. Okay? I want you to look back from the vantage point of eternity. Okay? When you look back at the vantage point of eternity, at titignan mo what you have done right. Or you will, what you did wrong. Tignan mo. Yung bang pinagkakaabalan, Brin, why are you striving to be a lawyer? For what? Mark Allen, why are you striving to be a lawyer? Why? You want to be an attorney? Then what? Why do you want to be famous? Why do we want to be professionals? Dapat sabi ko kanya kung gusto maging lawyer kasi I want to be a problem solver at partner ni pastor sa ministry. Why do you want Jabez to have many, many business na maklose? Bakit? Ba't gusto mong pagpalain ka? Kung ang reason mo lang para yumaman, sorry. Easy pleasure yan. Pero ang gusto mo, Lord, kanya ako gagawin ito para maging kapartner ako ni pastor, para maging problem solver niya ako, para pag maraming missionary, tutulong ako. I can do two things you can do to missions. Go, if you're called by God, or if the Lord impressed to you, or give. That's the only thing. Okay? Why are you praying for a bigger salary? Why are you praying to become the best? What's the purpose? We live in an instant gratification world. Now everyone wants easy fixes, easy solution, easy coffee. I don't want instant coffee. And I'm so happy that kanina si Doc Henry went to the house. Jeff was fixing coffee. Sabi niyo yan? Ito po yung coffee maker ni Pastor.
We would like to have freshly ground beans, drink espresso, nothing more. Why? We just want coffee. Real men drinks black coffee. Just black. And some people said, Patikim, numatikman, bah! That's what coffee is, bitter. Gusto mo lagi instant. Instant noodles, instant coffee, instant relationship. Nakatingin lang, siya na talaga. Lokos ko, tinginan lang. Paano pag duling nakatingin sa'yo, di doble kita mo? Paano pag in-check, di wala kita, late kita? Paano pag bulag, di wala kita? Iba nga niyan, may nakita na eh, wala pa rin eh. If the Bible were a book, nagagamitin mo to that you will play by impulses, it would easily find a large audience. Kasi people, oy, ramdam ko. Gusto ko to kasi masaya akong gawin. Kakanta ka pa, I'm in love. I cannot remember who I was before I met you. Mali. We need to see, am I doing the best? Our focus is not on today's pleasure, but on eternal significance. Our ultimate joy is deferred. Someday. Somehow. Every time I pray, I always tell God, Lord, pwede kong mambalikan yung dating dinaanan ko eh. Pwede kong puntahan yung dating pinupuntahan ko. Alam ko pa yung mga dadaanan. Alam ko pa lahat. The faces, the place, the post, everything. But the question is this, will I still glorify you if I insist on that? Matutuwa ka ba sa akin? Maluluwalhati ba kita? I know what I'm capable of. Sabi ko, Lord, my joy is to please you, not what I want. Not the pleasure near now, no. Each of us must choose what matters most. Ang mahalaga ba sa'yo, yung kasiyahan mo lang, yung sasaya ka lang, pleasure lang, na hindi natutuwa ang Panginoon? I choose God. Bakit? His will is more important than my want, my wants, my will. Sabi ko, Lord, I want to be a better person. The best version of you is not that you can do everything. The best version of you is the disciplined version of you na gusto mong gawin, pero sabi mo, no, masasaktan ng Diyos. Gusto mong sabihin, pero hindi mo sabihin kasi masasaktan ng Diyos. Gusto mong puntahan yung dapat puntahan. Gusto mong inumin to, kanya lang alam mo mali. Saan mo hindi ko dapat gawin? No. Every day I see people living out at the well-known parable of Jesus in which people are entrusted with certain amount of money. Tama sabi ng Matthew 25, verse 20 up to verse number 29. Ano sabi ng 25? At tumanggap ang lima ng lima, at lumapit, nagdala ng limang pang talento at nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento, narito, nakinabang ako at kumita at nagkaroon pa ako ng lima. Verse 21, at sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw na mabuti at tapat at mabuting alipin, ikaw yung naging tapat sa kakaunti, gagawin kitang pinuno. Listen to this, pag naging faithful ringgo,
pag naging faithful si Jaymar, pag naging faithful si Ronald, pag naging faithful si Alex, pag naging faithful si Malia, sa kakaunti, sabi ng Diyos, I will make you rulers. Karen, pagtitiwalaan ka ba ng Diyos? Will He make you ruler? Huh? Verse 25. At lumapit din at tumanggap ng dalawang talento. At sinabi, Panginoon, bigyan mo ako ng dalawang talento. At ako'y kumuha pa ng dalawang pang talento. Verse 23. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw na mabuting gawa, mabuti, tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakatuwing bagay. I will make you ruler over many things. Ito yung pwedeng ibigay sa iyo, cheat gutang. You see? Jethro, ito ibibigay ng Diyos sa iyo. Shane, ito ibibigay ng Diyos sa iyo. I will make you ruler over many things. Ano sabi ng verse 24? At lumapit at tumanggap ng isang talento at sinabi, kilala kita, mapagmatigas ka, gumagapas ka sa hindi mo naman hinasikan, nag-aani ka sa hindi ka naman nagtanim. Verse number 25, I was afraid, I was petrified. Natakot ako. Tinago ko yung aking talento at ibinabalik ko na sa iyo. Verse 26, anong sabi? Ikaw na walang niya, ikaw na sumasama, ikaw na tamad. Alam mo ako'y gumagapas sa hindi ako nagtanim. Alam mo ako'y nangunguha na hindi ako nagsabog. Verse 27, sana pinautang mo na lang sa nangungutang sa Marikaban. Para pagbalik ko, may tinubo. Verse 28, alisin ang talentong nasa kanya at ibigay doon sa sampu. Verse 29, listen to this. Ang bawat sa'y binigyan, siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit yung meron siya na hindi pinagamit, yung nasa kanya ay kukunin pa at ibibigay sa iba. This is what I'm saying. Pag naging maayos ka, Victor, pag naging maayos ka, Marlon, pag naging maayos ka, Moses, pag naging maayos ka, Nuriel, the Lord will trust you over many things. Why would God give you a bigger place if you cannot maintain the smaller place that you have? I've been telling Pastor Fajardo that. Pastor, hindi tayo bibigyan ng magandang building. Tingnan natin maayos to. Ako nang bahala. So while I was a student, lilinisin ko yung church. Linis kami. Lalagyan namin ng floor wax. Dynamic. 150 isang ganyan. Papahira namin ang floor wax. Para kaming preso, magkakabakbay. Tara, bunutin natin to. Bunot kami, bunot, bunot. Sasalansa namin yan. Yung CR, lilinisin ko. Yung mga... Nalang katwiran ko. CR lang, pupu lang, tayo lang, mandidiri ako. Paano pa yung kasalanan? Mas nakakadiri yan. Linis. Kasi janitor ako dati sa BPI. Kaya pag ako naglalakad, tinitingnan ko, may mali dito, hindi malinis to, hindi tama to, kasi janitor ako eh. Nagugos ako ng jeep. Sa 5 piso kinakailangan, walang ka... 5 piso lang ah. So I maintain that, I did that, I explore and I don't become boxed into that, gagalingan ko pa. Sabi ko nung bata pa ako, sabi ko, isang araw, Lord, habang nakikinig ako sa mga preaching, isang araw, makakabaktuba ko si Dr. Gisalba. Isang araw, makakabaktuba ko si Pastor Benny. Isang araw, may pagdadrive ko itong mga to. It happened. Hindi yun aksidente. Sinadya ko yun. When Pastor Nable came, no, that was what? Wednesday night. I mean, in Paul Chapel, I want you to go to the back, bring Benny there. Yes. Yung sekretary niya, hey, please accompany Pastor Sauco and Pastor Benny. Punta kami sa likod. Andito si Pastor Nable.
Pagkita sa akin ng Pastor Nable, sabi ni Pastor Nable, Bok, thank you ha. Bakit? Pira, sinabi sa akin ni Monte Alegre, yung ginawa ninyo. Sinabi sa'yo? Yeah. That Pastor Pardo gave 400,000 to a missionary. Sabi ko, not only that, CDO, binigyan din ni 100,000. You know why? Naniniwala kami sa iyo. They came from your church. We believe in the training that you have. Di nung makita kami, aba, ito na yung mga misyonaryong papunta ng Israel din. Pastor Sauco, kamusta po kayo? Ubus na! Papunta naman kay Pastor Paul, wala na! Ubus na, nandito na. Kinuwentong ba? Oh, hindi ko mapigil sa... Daldal mo rin eh, no? Daldal mo, boy! Hindi ko matago, Pastor eh. Ngayon nalaman nila. Lapitan, hi Pastor! No. Amin ni Pastor Jerry, thank you, ha? For the cause of Christ. Muapat na daang libo. Amin ni Pastor, inipon ko yun. Inipon ko ng inipon ng inipon. Sabi ko, tay, kinausap po ako ni Pastor Nable. Nagpapasalamat. Ganon? Sinabi ni... Hindi mo mabubusalan yun, Pastor. Tuwan-tuwa. Kanya lang. Marami rin parang gusto munta. Kanya ba nandito yung isang Tuesday? Kanya nandyan yun. Nandyan dyan yung Tuesday. May pumunta doon. Mm. Nalang katwiran ni Pastor. Pag Pastor yan, mahalin nyo. Missionary yan eh. Oh. Sila nung bibigay ng accountability dyan. Tanong ko sa inyo. Pag pinagbigyan mo tayo ng sulit joy, pinatawag ka Kylie, pinatawag ka Sophie, Rian, okay? At hinarap kayo sa Diyos. Binigyan ka ng 5 talents, binigyan ng 2 talents, binigyan ng 1 talent. How will you explain to God? No. Kinamit ko po. Saan? Sa Mobile Legend. Kamote ka, nag-Mobile Legend ka lang. Inubos ko po sa panonood ng alin, ako si Ninoy. Kailangan kayo na panonoodin mo. Inubos ko po sa chat time. Some people simply hide their sources. Some people, they consume every minute, every peso that they have, as well as the money they don't have. Kanya na babaon sa utang. Ang iba naman, ini-invest little, mas malaki ang consumption. Ang ilan naman, they bring dividends kasi nag-invest wisely and sacrificially. From a pure financial perspective, correct me, Doc Henry, disciplined investment is wise. Am I correct? You have to look sa stock. Saan ako pwede mag-invest? However, in the kingdom perspective, iba. It is a path for a narrow road. Okay? The most important thing that you should see, look at your checkbook, look at your pocket, look at your wallet. Ano pinapakita ng wallet mo sa'yo? Okay? 60% of my money goes to the Lord's work. 6 months of my support goes back to the church.
Sabi ni Jap, si Harriet, ang laki ng sweldo. Sabi ni Hamed, hindi ko ramdam pero nakikita ko. Pero kanina, nagpadala siya ng first fruit niya sa simbahan nila. Sabi ko, mapalad kayo. Bakit? Ako, hindi ko alam magkano support ko. Kasi pag pumasok sa offering yan, it belongs to Ellen. I don't touch it sa kanila yan. Sumagot si Ellen, binabalik ko naman sa offering ah! Wala naman ako sinasabing dinudukot mo ah. Sinasabi ko, nasa iyo lahat. Okay? Pero sabi ko, look, mukha ba akong lugi? Nah. Sixty percent of my money goes back to church. We live on a margin of 40% for the past 22 years. No. 31 years. 2000, I decided to give 6 months of my salary back to church. Okay? Kaya pag sinabi ko sa inyo, let's give, ako muna. Ako muna nagpapakita sa inyo how it is to live by giving. Kanya nung gabi, Sunday night, we were having dinner. Pastor Benny, Pastor Paul Chapel, me, Mrs. Pepat, the rest of the family ni Pastor Paul Chapel. Pepat said, and I quote, "You know what, Pastor Paul Chapel? In our offerings, we don't go by money. We go by percentage." Okay. Pastor Benny is giving 80%. Who? Joe is giving 60%. Alam mo sabi ni Paul Chapel, "I think I need to change my lifestyle. When I go back to the States, I promise I'm going to give 50%. Sabi ko, kamote. Mas malaki pala percentage namin dun. Sabi ni Joey, thank you for challenging us. Pastor Ben is 80? Yeah. And that 80%, the 20%, the 10% of that goes to my little God. Who's that little God? Her name is Pepat Abante. 10% daw. Kaya natitira sa kanya 10%. Can you live with the 10%? Buhay naman siya. Hindi pinag-uusapan yung presyo. Ang pinag-uusapan, porsyento ng bagay na pinagkakatiwala sa inyo ng Diyos. Pag tinignan mo yung gastos mo, what does it reveal about you? I want you to recite this, okay? I need to be trusted. Say that. For me to be trusted, I need to be trustworthy. Anong sabi? Lord, thou deliverest me 5 talents. Binigyan mo ako ng 5 talents, okay? So yung 5 na yan, dapat gamitin ko. Okay? Recite this. For me to be trustworthy, I need to have character and competence. Ano sabi ng tao? Sabi ng Diyos, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. Tignan mo ha? Pag ginamit mo rin yung talent, time, and treasure mo, meron kang character and competence. Ano mangyari? Character plus competence rin. Character plus competence, come on. Equals capacity. What does it mean? I will make you ruler over many things. Bakit ka pagtitiwalaan kung hindi mo pinalarangalan at Diyos sa bagay na meron ka? Pastor, mahirap lang kami. Di magsimula ka kung saan ka naroon. Start where you are. Use what you've got. And by the way, when Pastor David Wood died, Thursday of December 8th, he was preaching in one church.
His last message was, use what you've got, start where you are. Sabi ko, Lord, thank you. Listen, pag ginamit mo yan, there will be celebration. Bakit celebration? Enter thou into the joy of the Lord. Gusto bang matuwa ang Diyos sa'yo, Johan? Alam mo, sabi ng Diyos, halika, pumasok ka sa kasiyahan ng Diyos. Halika rito, Edgar. Okay? Enter thou. This is what God's economic requires. A different set of priorities. Iba yung pananaw mo, iba yung kikilusan mo. Listen. Pinagkatiwalaan tayo ng time, talent, and treasure. Paggamit natin. God economics requires a different set of priorities, and we close to this. God economics requires He rules. Siya yung mamumuno. Siya yung magpapasya. Hindi si Rose Kenya, hindi si Lucilin, hindi ako, ang Diyos. The human heart has room for one ruler. Sino ang mamumuno kay Chison? Huh? Which ruler have you chosen? Anong sabi ng 2 Corinthians 5:4-18? Samantalang tayo nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, at ang mga bagay na nakikita ay temporal, subject to change, but the things that are not seen are eternal. I have to ask myself from time to time, does my bank book, does my expenses reflect that I fix my eyes on the things that are unseen? Nakafix ba to sa mga bagay na hindi nakikita? Ito yung leading indicator pagka ikaw'y mabuting katiwala. Pinapakita what matters to you, ano man ang sabihin mo. Kaya pag sinasabi ko, I'm giving 60%, I'm giving 6 months of my salary, tapos na kwento. I live with a 40% margin. And 6 months, sa 6 months na yan, 40% lang kami. Pagkakasya, hinila na yan. The first truth, different priorities. The second truth, challenging investment mo. The challenge here is this, okay? Unless we keep our eyes focused on God, dadaus-daus ka rito. It's either we serve money or we will serve God. Ano sabi ni Luke 16:13? Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang master. Yung isa'y kamumuhian, yung isa'y mamahalin. Yung isa'y tatapon, yung isa'y papahalagahan. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng Diyos at ang mamon. Sino pipiliin mong paglingkuran? Diyos o pera? You lose nothing and you gain everything when you choose God. When you choose money, you lose everything. Pero I would like to say, God wants you to be blessed. 1 Timothy 6:17, ang sabi, yung mayayaman sa sanlibutan, pagbilinan mo, huwag silang magyayabang. Huwag magtitiwala sa uncertain riches, kundi sa Diyos na buhay na nagbibigay ng sagana sa lahat sa atin para mag-enjoy. Ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos na mukhang taga ka. He wants you to enjoy. He wants you to have wonderful time. When you choose God, things are much less of a problem. If you choose money, you could possibly lose the blessing of God forever. Nasa langit ka nga, wala kang reward. Wala kang celebration. Wala kang promotion. Nasa langit ka nga, pinatawad ka, kanya lang, wala. As a matter of fact,
we could fall into traps of greed and excessive consumerism, finding we never have enough. Sa lupa, kakapusin ka lagi. 40 years have passed, hindi kami nagkulang. The Lord sustained us and supplied everything. Si Kristo, I followed this book. I have the Holy Spirit to empower me. I have the Bible to guide me. I have the people of God to support me. And I thank God for 40 years. I stick to this. Tanong ko sa iyo. Is God happy the way you spend your time, talent, treasure? Is God blessed? Will He add more to you? Okay? Whether you like it or not, time, talent, treasure, mauubos yan. Mauubos. Pero pinili ko, naubusin ko yung lakas ko. I've given God the best years of my life. I have given God everything that I have. Wala akong pinagsisihan. Pinasalamatan ko ang Diyos. Sinabi ko, Lord, salamat po. Salamat, napakabuti mo. Salamat, napakadakila mo. Salamat! Salamat. I thank God that even before Shaggy mentioned the famous statement, life is one big part of when you're still young, but who's going to have your back when it's all done? It's good when you're still young, you have pure fun, can't be a full son, but about the long run. I thank God. But I choose God. Dapat pag dumating ka sa punto ng buhay mo ngayon, you ask God, Lord, tell me, where did I go wrong? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Saan ako sumablay? Saan kita na fail? Di ba napakaganda? That there is someone who loves you even when you're at worst. We're not perfect, but God sees our worth. And God alone knew you. Sila nakakilala sa'yo. Siya lang nakakita sa iyo. Pakiusap na lang ng Diyos. Huwag kang mawala. Magpatuloy ka. Pag tinitignan mo yung buhay mo, we may not be like David. We may not be like Superman. We will not be like those people. Kanya nga merong isang nagsabi, I have been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Hercules and his gift, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where do you want to go? How much you going to risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift, some superhero, and some fairy tale bliss. Just something I can turn to, something I can use. Can God use you? Can God use you? Huh? Can God entrust to you something? God wants to use you. God wants to entrust to you. Many things in life. Kanya lang napipigilan siya, hindi ka faithful sa small things. Eh. You start where you are, use what you've got. Anong meron ka ngayon? Pastor, pension lang. Anong meron ka ngayon? Inaabot ng anak ko. Anong meron ka ngayon? Doon tayo magsimula.
Doon tayo magsimula. Kanina habang tumutugtog, si Francis at saka si Rain, tinitignan ko si Tatay Wendy. Pinanonod ko si Doc Joven. Nakikita ko si Jenny, si Doc Jenny. They were happy to see them. And I was thinking, Lord, thank you for giving me the privilege to sacrifice and buy this grand piano for you. Because, Lord, thank you. How many people will be trained to play gospel music? Now, Glenda Puntillas posted, I think yesterday, that they bought a grand piano, a baby grand piano. Sabi ko, sana makita ko yan. Apunta ka nga dito eh. Why? They saw you. I think you're just a few churches that has two grand pianos. Ang pangarap ko nga, bawat corner may grand piano. Meron dito, meron doon, meron doon. Eh? Para hindi kayo mag... Para lahat kayo magtugtugan dyan. Bakit? Hindi na ako gifted kumanta kagaya ni Doc Jenny. Pag kumanta ako rito, minsan pagka sisikapin ko kumanta, makikita ko si Mama Risa, mali, mali, hindi tama yung boses, hindi tama. Taas mo pa. Baba mo, parang ganyan. Sabi niya, wrong, no. Tulain mo na lang, Pastor. Parang yun ang pakiramdam ko. Oh. Kaya pinili ko lang tulain na lang kaysa kantahin. I'm not gifted. Kidding aside, pero you will not limit me. That's why I thank God. Ginagamit. Pag nakikita ko, si Kian, si Katiana, si Rain, si Nanoriel, tumutugtog, ko, Lord, thank you. Thank you. It cost me a lot, but it's wonderful. You know why? Mauubos din naman yun eh. Mas gugustin ko na maubos yun na naluluwalhati ang Diyos. Kesa nagkamal ako, ako lang. I ask you, which ruler did you choose? Will you choose God or will you choose yourself? If you choose God, things will be much less of a problem. If you choose money, you could lose all the blessings. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Thank you for your love. Help us that we will have the right perspective. Help us to understand that worldly wealth come and goes, but when we act on your principle, we can take it with us. Kasi nagtanim kami sa hindi pwedeng nakawin, sa hindi pwedeng sirain, hindi pwedeng mawala. Yung kalooban mo. Samahan mo po kami. We're giving you our time, our talent, our treasure because we understood kailangan namin i-advance ang gospel. Kailangan namin tulungan ang mga nasa field na nagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Samahan mo po kami. Pagpalain mo po kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. This afternoon, or tonight, will you come to the altar and say, Lord, help me. Help me to be a good steward, that you can trust me. I can be trustworthy. I will have character and competence, and you will celebrate me. Will you come at the altar? God bless you.